number one, 106.7, Energy FM. Same, same, pero... We are number one, 06.7, Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo. Energy! 1:21 ang ating oras. You're still with me, gandang kara, nag-iisang chicks ng radyo. Hello po sa inyong lahat. And happy, happy Thursday, everybody. Alam mo na kung anong meron kapag Thursday. Nope, hindi throwback. Kundi traffic. Oo. Uy, pero grabe kahapon ah. Wednesday, pero bakit ganun? Parang padagdag ng padagdag yung mga araw na malala yung traffic. Kasi we used to ano eh, you know. Di ba? Pag Friday lang traffic, yun yung alam natin. Pero tapos nag-start ng Thursday na rin. Pero sabi ko, ah, pati Wednesday na? Ano, kulang na lang Monday, Tuesday, or buong week traffic na talaga malala? Kasi minsan may mga traffic na kaya pa, yung umaandar naman. Pero yung malalang traffic na talagang, alam mo yung stoplight na wala pa yata ang isang minuto, tapos takbo na agad, ay, stop na agad. Di ba? Ang hirap nun. Kaya maraming umiinit ng ulo. Oops, pero huwag kayo umiinit ng ulo. Kasi bawal ma-stress. Dahil kapag lagi kayong stress, mas magkakasakit ka. Aww. Alam nyo ba yon? Oo, akala ng iba, eh stress lang naman yan, problema lang naman yan. Hindi yun ganun-ganun lang. Kapag na-stress ka at na problema ka, yun yung magdudulot sa'yo ng maraming sakit sa katawan. Diba? Kaya naman, speaking of sakit, ito sa mga tea lovers out there naman, kung kukuha kayo ng tsaa, dapat yung healthy na. Ito po ay MX3 Tea with pandan. Ang MX3 Tea ay gawa sa dahon ng mangosteen na hinaluan ng pandan para mas refreshing ang panlasa. Ang isang sachet ng MX3 Tea ay good for 1 liter of water, either hot or cold. At pwede rin pong dagdagan ng tea para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. For increase, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-888-8693. Yeah! Ayun na nga. And we are live once again! Yes, live na tayo sa lahat ng platforms. Please check your FB and TikTok as well. I'm a chicken now. Check in. Pag nakita mo na yan sa TikTok, hanapin nyo po Energy FM. Tapos 106.7. And please, like and share sa lahat ng mga nakamiss sa akin. Na-miss ko din kayo. Tagal kong nawala, diba? Oo. Pero, sa tagal kong nawala, abangan nyo ang mga bagong ganap sa buhay ko. Oo, ano nga kaya yung mga bagong ganap sa buhay ko? Secret, surprise. Vlog lang naman pala, diba? Oo. Pero abangan nyo yung vlog ko, ah. Hindi pa ako nakakapag-start mag-edit kasi I'm so busy, ligpit-ligpit the room, you know. Tagal ko kasing nawala. So, pagdating ko ng bahay, sabi ko parang gusto ko maglinis. Parang biglang gusto ko magayos ng mga gamit, ganyan. Aww. Oh, napakabait na bata. Sana ganyan ka din. Anyway, happy Thursday once again. Teka, uubo lang ako. Oo, live na live nyo. Kasi kagagaling ko lang naman sa sakit. So please understand my situation. Diba? Anyways, tawagin mo na ako, pangga. Kung na-like mo na at na-share mo na ang ating live ngayon, ayan, it's time para tumawag ka na. 8721-2429 7001-7949. Tandaan niyo yung mga number. Oo, nang dapat tawagan. O kaya mag-PM po kayo sa TikTok Messenger namin. Pwede din. Sabihin nyo, tawagan nyo lang po ako, may gusto po akong i-share. Ang dami na ng mga ganap, mga nangyari, ng mga nakaraan. Diba? Anyway, sige, habang naghihintay tayo ng caller, basa tayo ng comment sa ating TikTok. Sabi dito, kasama ka sa Pajak Princess. Opo, andyan ako, pasundot-sundot yung role ko dyan. So, panoorin nyo po yung Pajak Princess hanggang sa matapos. Tapos na kayo mag-taping, kaya abangan nyo po ako dyan bilang ano, bilang Echicerong Frog. Charot! Bilang kontrabida. Nakasama ni Miss Aramina. Siya yung boss namin eh. So anyways. Oh, ito may caller na daw tayo. Kaya naman, welcome to Hot Stories. Kausapin na natin ang ating caller sa kabilang line. Hello. Magandang tanghali po. Hi, what's your name? Hi, ako po si Bo. Bo.
Yes po. Anong real name mo? Bakit naging Bo? ang first name ko po talaga ay hindi ko pwedeng sabihin. Ah, hindi mo pwedeng sabihin. Kasi it's a secret. Oo, sige. I understand. Oh, sige, Bo na lang. Ilan taon na si Bo? 23 po, DJ Kara. Mm-mm. Anong work? Isa po akong estudyante ngayon, pero kapag gabi po, iba po yung tinatrabaho ko. Anong tinatrabaho mo pag gabi? Familiar ba kayo sa Pawok, DJ Kara? Pawok? Narinig ko na yan. Walk means nakikipag-churbahan ka, tapos may bayad. Opo. Ano po, isa po akong escort kapag gabi. Estudyante sa umaga. Oh, estudyante sa umaga, escort sa gabi. Yes po. Oh. Nakakaya sabihin, pero opo. Okay. So yan ang, ikaw ba nagpapaaral sa sarili mo, kaya mo ginagawa yan? Sa ngayon po, opo. Kasi kinailangan ko ng magtrabaho talaga eh. Malaki yung kita kasi dito, DJ Kara. Mm-mm. Narinig ko nga, malaki nga ang kickback dyan. Tsaka quick money, pero siyempre mag-iingat ka pa rin kasi pwede ka magkaroon ng mga sakit sa ginagawa mo, di ba? Opo. Ano naman, nagpa-practice naman po ng safe sex. Kasi baguhan lang din ako dito, sa totoo lang. Gano'ng katagal mo nang ginagawa to? 2 months ago lang po, nung nagsimula ako. Oh, fresh na fresh! 2 months pa lang! Sino ang nag-influence sa'yo para gawin yan? Ano po, yung ka-dorm ko po nag-influensya sa akin ito eh. Na ganun din ang trabaho? Opo. Okay. So mga halimbawa, sa isang araw, magkano'ng kinikita mo? Bali po nung simula kasi, nung 2 months ago, ano lang po, parang mga 500 lang, ganun. Nire-rent ako per day, wala pong tuktsaka na nagaganap. Ano parang, lang, parang date lang? Parang rent a boyfriend lang po, ganun. Okay. Mga 500 lang po yun, tapos depende kung gaano katagal ako rarentahan, ganun po. Tapos? Pero kapag all-in po, medyo malaki na po yan, tapos depende din po kung ano yung gusto ipagawa sa akin, ganun. Maabot po ng ano po, mga 10K, 5 to 10K po. 10K kapag may kasamang chorvanes, alam na natin yon, di ba? Ganon. 10K. Okay. Tapos, yun po, medyo nasanay naman na po. Sa malaki kasi talaga yung bayad, DJ Kara. Kailangan ko para magpa-aral tsaka mapagamot yung tatay ko. Aww. So may pinagagamitin ka talaga ng pera na ginagawa mo. So anyways, ano ang ikikwento mo sa amin ngayon? Ito ba? Itungkol sa iyong trabaho? Or sa partner mo? Ano ba? Actually, DJ Kara, gusto ko po sanang manghingi ng advice kasi medyo nauuga na po ako sa buhay, sa totoo lang, sa religion ko. Kasi po kahit ganito yung trabaho ko, pinalaki po akong religyoso, Christian po talaga kasi ako. Tapos, isishare ko lang po na parang last week po kasi, di ba, sa ginagamit po naming platform, nabook po ako ng isa kong ka-churchmate. Ano no? Sorry? Po, isa pong ka-churchmate. Nabook ka? Opo. Oh! Okay, lalaki ba? Teka lang, lalaki babae? Lalaki po. Okay. So, is this the first time na nabukan ng lalaki or nagbubuk talaga ikaw sa mga lalaki? Pwede po sa lalaki, pwede din sa babae. Hindi po ito yung first time. Okay. Pero, so, both ka pumapatol, parang ganun? Opo, kasi nakikita ko siya sa church, pero hindi alam kung kilala ho niya ba talaga ako, kaya binook niya ako or whatever. Teka, paano kanya nabook? Sa ginagamit po kasi naming social media app. Oh. Parang yung picture na ginagamit po is ano lang, parang yung kung hindi normal na ako manamit, kumbaga. Oh. Tapos siguro po, hindi naman kami friends sa kahit anong social media. Tapos
nakita ko po kasi siya, yung profile picture niya, yun po talaga yung isa sa mga ka-churchmate namin. Mm. Tapos in-talk ko po siya. Tapos nakita ko po na nag-church nga talaga siya doon. So talagang medyo na ano po ako na parang tatanggapin ko po ba ito kasi in 2 days na po ito eh. 2 days na po yung... Teka lang, online ka niya binook? Opo. May website ba kayo for that? Sa booking na yan? Meron po. Ayun. Kasi para maintindihan ng iba, kasi baka inisip nila nag-PPM or what. So meron kayong website na ganyan, tapos andun yung mga pictures ninyo kung sinong ibubook. Kumbaga pipiliin, ganon. Tama? Opo. So siya, binook ka niya. Ngayon, opo, hindi mo alam kung tatanggapin mo or hindi. Tama ba? Opo. So tinanggap mo ba? Hindi pa po eh. Ah, hindi pa. Opo. Ganon. So, yun ang problema mo kung tatanggapin mo o hindi. Opo. So, yun yung itatanong mo sa akin? Mangingi din po kasi ako ng advice. Kasi parang, parang nahihirapan na din po ako eh, sa totoo lang. Hmm. Siyempre, kung ako yung tatanungin mo kung tatanggapin ko ba itong booking na to o hindi, siyempre, i-advise ko sa'yo na huwag mo nang gawin yung ganyang trabaho. Though, siyempre, ikaw pa rin na magde-decide yan, pero alam namang sabihin ko, uy, tanggapin mo yan. Eh, di parang sinulusulan kita sa ano, mali, di ba? Oh, kaya siyempre talagang sasabihin ko talaga na huwag mong gawin yan. Pero ano yung sinabi mo ngayon na nahihirapan ka na sa? Kasi po, single child lang po ako. Tapos, okay. Yung mga magulang ko kasi, oh, matatanda na po sila nung nag-anak. Oo. Ngayon po, yung nanay ko, nananahilang po sa bahay. Mm-mm. Marangal po na trabaho. Mm-mm. Pati kita pa, nagdadrive lang po siya ng jeep. Pero simula po nung na-stroke siya, parang ako na po yung naging breadwinner sa family. Ah, kumbaga sa mga magulang mo, wala kasing ibang aasahan kundi ikaw lang. But alam mo, maganda yung ginagawa mo, Bo, ah. Mabuti kang anak kasi pinoprovide mo lahat para sa mga magulang mo. Pero ano kayang mararamdaman nila kung yung perang binibigay mo ay galing sa sarili mong katawan? Matutuwa kaya sila na ikaw ang nagsasacrifice para doon, para magkaroon ng gamot sila or pagkain, syempre masasaktan sila for you kasi walang magulang na gustong mahirapan ng anak at gustong i-ano ang anak sa ganong kapahamakan. Wala. Ewan ko lang ha, sa iba ha. Pero yun ang pagkakaalam ko, walang magulang na gugustuhin na ipain yung sarili nilang anak para lang kumita ng pera na ibebenta yung katawan. Diba? Syempre, kahit sabihin mong 2 months mo palang ginagawa to, yung katawan mo, binibigay mo sa babae, minsan sa lalaki, para lang magkapera. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Hindi po. Ayun. Kasi alam mo, kung choice mo yan, at syempre wala naman tayong judgment sa ganyang trabaho kung yan ang gusto ng iba eh, choice nila yun eh. Pero kung hindi ka naman masaya, bakit mo gagawin ng isang bagay na labag sa kalooban mo at labag sa, sabi mo nga, relihiyoso ka, di ba? Alam mo, may tinatawag dyan eh. Kung nagsisimba ka at umaattend ka sa church nyo, hindi ko alam kung narinig mo na to na sinabi ng pastor nyo or pare or kung sino man, na huwag tayong mamuhay sa dalawang, alam mo ba yon? Sa dalawang, parang dalawang mundo po. Yun, perfect. Huwag tayong mabuhay sa dalawang mundo. Ang ibig sabihin lang nun, halimbawa, nagsisimba ka, nagdadasal ka, pero paglabas mo ng simbahan, ang dami mong pinipintasan, ang dami mong inaaway, ang dami mong sinisiraan, ang dami mong pinupost, ang toxic mo. May mga ganyan, o kaya naman, ayan, ginagamit mo yung katawan mo, which is, hindi naman yun yung tama. So, ba't ka pa nagdadasal at bakit ka pa nagsisimba kung iba naman pala yung gagawin mo paglabas? So, namumuhay ka sa dalawang mundo. At hindi maganda yun, ha? Kasi parang niloloko mo si God. Niloloko mo rin yung sarili mo. Opo. Diba? Kaya minsan, alam mo yung iba, yung mga halimbawa, gumagawa tayo ng masama yung iba, hindi na lang sila nagsisimba kasi nahihiyasa sila sa sarili nila. Na alam nilang, gumagawa ko ng masama pero hindi ako nagsisimba. Meron namang iba, nagsisimba. Double, anong tawag ito? Double style of living. Di ko alam kung tama yung term ko, ha? Pero in Tagalog, dalawang mundo nga. Isang banal, isang ano? Isang makasalan. Oo. O sa'yo na rin ang galing yan. Ikaw ang nagsabi na makasalanan yung ginagawa mo. So, ibig sabihin, hindi yun yung dapat gawin. Opo. Pero po kasi,
Nagsubok na ako ng ibang trabaho. Mahirap po kapag hindi pa nakagraduate. Eh, dapat gumraduate ka muna. Or siguro kung hindi ka pag-graduate ngayon, alam mo, ipagdasal mo yan. Total, nagsisimba ka, di ba? Ikaw ang nagsabi, nagsisimba po ako, Christian po ako. Eh, bakit hindi mo ipagdasal na sana i-lead niyo po ako sa tamang landas kung saan ako pwede makapag-apply ng trabaho, sa mga tamang tao sa buhay ko, sa paligid ko. Total, mukhang masipag ka naman, Bo. At saka mabuti kang anak. Alam mo, kapag mabuti kang anak, ibe-bless ka. So, guidance na lang yung hihingin mo. Kailangan mo ng guidance. Ipagdasal mo yun. Sayang naman yung sinisimba mo. Di ba? Sayang yun kung hindi mo gagamitin yung mga naririnig mo at natututunan mo. Alam mo, eto naalala ko lang, marami kasi sa atin yung ganyan eh, yung palasimba. Tapos, yung parang sobrang, kala mo sobrang banal, tapos paglabas, iba na ulit yung mundo. Iba na ulit yung sasabihin, magmumura na ulit pagkatapos. Diba? Pero ang sa halimbawa nakinig ka, sabi wag lalabas ang mga bulok na salita sa bibig, wag kang gagawa ng kasalanan, pero paglabas mo ng simbahan, hay nako itong si ano, akala mo kung sino, ganyan, ganyan. 'Di ba? Maraming ganun. O kaya naman pag mumurahin mo 'yung mga kaaway mo. So wag tayong mabuhay sa dalawang mundo. Kung ikaw pinupursue mo 'yung pagiging Christian mo, ipursue mo na nang dire-diretso. Wag ka nang lumiko pa. Opo. 'Di ba? So, mabuti kang anak, Bo, I think ikaguide ka naman ng tama at makakakuha ka ng blessing. Magdasal ka lang na i-lead ka, lead niyo po ako sa tamang pupuntahan ko kung saang trabaho. Pero, syempre, sasamahan mo yun ng sikap at pagtsatsaga. Syempre, mag-online ka, maghanap ka sa online. O kaya naman, yung mga friends mo, makipag-refer ka. Alam mo, pasasaan ba at lahat ng mga taong masisipag at talagang kumikilos para sa sarili nila, nagsusumikap, may mararating yan. Minsan nga lang matagal. Pero alam mo ang secret dyan? Huwag kang susuko. Kasi minsan kapag nakakatanggap din tayo ng rejection, hindi tayo natanggap sa ganitong trabaho, ang hirap naman, di naman ako natanggap, di ako pwede dyan eh. Tapos nagtry ka ulit ng pangalawa, hindi ka na naman natanggap. Sabihin mo na naman sa sarili mo, ay baka hindi talaga para sa akin to, di pa rin ako natanggap eh. Pag sa pangatlong pagkakataon, di ka na naman natanggap, susuko ka na agad. Huwag tayo mawala ng pag-asa, never ending ang buhay. So ibig sabihin, never ending din yung pag-asa na ikiklaim natin. Di ba? Opo, totoo. So huwag kang susuko, Bo. Kailangan mo lang magtiyaga. Minsan mahirap lang talaga kumita ng pera. Actually, hindi minsan, mahirap naman talaga. Mahirap din maghanap ng trabaho, lalo na nito tayo sa Pilipinas. Aminin na natin yan, di ba? Ang taas ng standards natin eh. Sobra, di ba? Pero wala eh. Kailangan nating magsumikap talaga. At saka alam mo, mas masarap yung kikita tayo ng pera na alam nating kahit maliit man to, pinagpagura natin, pinaghirapan natin. Kasi quick money, eh madali din niyang mawala. Totoo po. Minsan nga kapag nagdadala po ako ng pasalubong, nandidiri na ako sa sarili ko. Diba? Alam mo, yung mga ganyang pagkakataon, hindi mo na yan maibabalik. Maaalala at maaalala mo na kung paano mo binibenta ang sarili mo. Opo. Kahit sabihin yung kapalit yung pera, syempre paano naman yung pagkatao mo kung hindi ka naman pala masaya sa ginagawa mo? Totoo po. Kaya this is the sign, Bo. This is the sign na ngayon pa lang magbagong buhay ka na. Kasi ang pangatignan na umaattend ka sa church tapos kinagabihan may booking ka. Diba? DJ Cara. Diba yun? Diba? Opo, opo. Maraming salamat po. Pakiramdam ko, ano eh. Medyo corny, pero pakiramdam ko naging instrumento po kayo ng Diyos para... Hala siya. Para po... Ipagbibigay. Para po mo madiretso yung daan ko, DJ Cara. Oo. Naiintindihan naman kita kasi mahirap naman talaga i-judge yung mga pumasok ng ganyang trabaho. Kasi minsan talaga, alam niyo yung... Sa sobrang ano nyo, sa sobrang daming rejection nyo, iniisip nyo na lang, quick money na lang. Ganun, kahit masakit sa mga puso ninyo, wala eh. Sa hirap ng buhay, minsan kakagat ka talaga sa ganyan eh, di ba? Opo, kakapit sa patalim. Oo, pero hanggat alam ng Diyos na gusto mong magbago, tutulungan ka naman. Ipagdasal mo lang, sana po guminhawa kahit paano ang buhay ko. Sana po makahanap ako kahit paano ng marangal na trabaho para maalisan ko to kasi... Kagaya nga ng sabi mo, nadidiri ka sa sarili mo, at least pinagdadasal mo siya na mangyari. Diba? Opo. Opo.
Oh, sige. Salamat sa pagtawag mo, Bo, at sana, I wish you all the best. Good luck, and sana talagang magtuloy-tuloy ang iyong faith at maikapit mo rin yung mga naririnig mo at natutunan mo. In real life. Okay? Thank you po. Salamat, Bo. Sige po. Thank you po. Thank you. Yan. Alam nyo ba kung gaano kahirap yung may trabaho tayong hindi natin gusto? Sobrang hirap nun. Kailangan kung meron man tayong trabaho, sana yung gusto natin, no? Pero minsan, syempre sa hirap ng buhay, ginagawa na lang natin yung mga bagay na ayaw naman talaga natin. Diba? Kasi sa kakapusan sa pera, sa sobrang hindi na natin alam yung gagawin natin, nowhere to go, lalo na yung mga nauulila, diba? Kumbaga, wala naman din kasing magulang na pwede mag-guide sa kanila, wala pa silang kasama sa buhay, mag-isa na lang. Kaya minsan yung iba napapakapit sa patalim eh. And who are we to judge them? Buhay nila yan. Pero kung meron tayong means na matulungan sila, gawin natin. Hindi naman kailangan laging money ang means natin to help other people eh. Minsan yung words of wisdom, o kaya yung papalakasin natin yung loob nila na lumaban, or tulungan natin sila na i-connect dun sa mga connection din natin. Huwag tayong matakot tumulong o mahiyang tumulong, at huwag tayong mapapagod tumulong sa ibang tao. Diba? Yun eh, kaya tulungan natin sila para at least makaahon man lang sila. Kasi minsan yung iba, napapanghinaan na ng loob. Kumbaga, okay na to, ito na yung work ko, inapasok ko na eh. Pero hindi naman masaya. Kung may kakilala kang ganun, tulungan mo. Sabihin mo, stop mo na yan, tutulungan kita, kaya natin to. Minsan kailangan lang ng tao na makarinig ng mga ganung words to uplift them. Diba? Or minsan kailangan lang nila na marinig na sabihin natin na, uy, pagpipray kita. Or magpray ka. Baka sakaling mailid ka sa tamang mga tao, tamang nakapaligiran, tamang trabaho, 'di ba? Wala eh. Hirap talaga eh. At alam ko maraming ganito na talagang tinatawad yung mga working student na sa gabi walang nakakaalam na yun yung ginagawa nila. Kaya kung may kakilala tayo ngayon, tulungan natin. Huwag nating i-judge kasi minsan nauuna yung judgment eh. Huwag mo una yung judgment kasi hindi kayo perpekto, 'di ba? Walang taong perpekto. Sabihin na natin na mali yung ginagawa nila, pero pag inunahan niyo ng judgment, sa tingin nyo may maitutulong yon? Wala din naman eh. So huwag nyo unahan ng judgment. Unahan nyo ng empathy. We all need that in this world. Kasi minsan nawawala na yun eh. Dahil puro tayo judge sa kapwa natin. Minsan magpo-post pa yung iba dyan. Ay, si ganito, si ganyan. O, after nyan magsimba ha. Diba? Yung mga nabubuhay dyan sa dalawang mundo, tigil nyo na yan. Puro kayo simba. Tapos pagkatapos naman eh, bad words yung lumalabas sa inyo. Maging mapagpakumbaba tayo, magkaroon tayo ng empathy sa kapwa natin, maging matulungin tayo. Kasi yan lang yung legacy na maiiwan natin sa mundong ito. Balang araw, lahat tayo mawawala. Lahat ng career natin matatapos, lahat ng pera natin mauubos, lahat ng bahay natin hindi na natin matitirahan, kahit gaano pa ka-mansyon yan, wala. So ang maiiwan sa atin, yung pagiging mabuting tao natin sa kapwa natin. At alam nyo ba na kapag mabuting tao tayo sa kapwa natin, ang effect nun, magiging ganun din sila as well. Gagawin din nila yung sa ibang tao kasi na-attract mo yun eh. May natututunan sa iyo yung ibang tao, so ipakalat natin yung positivity, good vibes, pagmamahal. Diba? Hay nako, buhay talaga. Hirap mabuhay, no? Bakit? Hirap mabuhay. Talaga naman. But anyways, yan, pag-usapan ulit natin yan mamaya. Yung mga ano, yung mga tao may dalawang mundo. Gusto nyo ba yun? May dalawang mundo. Minsan mabait, minsan salbahe. Minsan maka-Diyos, minsan naman maka-demonyo pala. Ang ugali. O kaya may mga tinatago pala. Or hindi pala tama yung naririnig nila kasi naririnig lang nila pero iba naman yung gagawin nila, di ba? Hindi nila sinusunod yung mga payo. Maraming ganyan. But anyways, bago tayo magpaalam, bumati muna tayo sa lahat ng mga dito sa TikTok. Si Robert, sabi niyo, true po, mga maiiwan, be true and be a blessing to all. O, totoo yan, be a blessing to everybody. Sabi pa ni Ai, kapag nag-open tayo sa kapwa natin, mas mabubuksan yung konsensya at nagkakaroon ng salamin sa mali. I couldn't agree more. Totoo yan. Tama yan. Kapag nag-open tayo, di ba? Parang salamin din yun eh, kasi nakikita nila kung ano yung mga nangyayari sa atin. So, pwede nila tayong masabihin kung ano yung tama at mali din. Diba?
Your word, support, guidance, and reminder can help them. True, very true. Yan. Ano pa? Basa tayo ng comments dito. Ay, nawala na tuloy. Ano ba to? Naghang na yung phone ko. Madaming mas demo. Grabe naman to. Sabi ni ano, ni Fox, madami pong mas demonyo sa simbahan, haha. Grabe siya. Pero kayo nagsabi niya, hindi ako. Hindi po lahat ng palasimba ay may mabuting puso, sabi naman ni Ray. Kumakain ka ba ng Bopis Lods? Biglang iba yung comment eh, no? Favorite ko yan, gusto ko yan, yung Bopis, masarap. Namimiss ko na nga eh, sabi ni Bopis Eater. Oh, nagitinda po kayo ng Bopis? Pati Kim naman. Gusto ko ng Bopis na maanghang. Actually, yung tagal ko nang hindi nakakatikim ng ano, ng Bopis. DJ Kara, huwag ka na magalit, sorry na. O, hindi ako galit, sabi ni Big Daddy. sabi ni Ruby, mga banal pero yun ang mga marites. Kasamaan versus kadiliman, sabi ni Ate Teresa. Madam, sa strata pa rin ba station yours, Ortigas? Hindi na po, malapit na po kami sa Green Hill Square. Dito po kami sa East Square. Pa-shoutout DJ Kara, sabi ni Kisa. Ayan, hello po sa TikTok world. Oh, ayan. Anyways, Osha, magbabalik ako mamaya. Walang aalis. Live pa rin tayo mamaya. So, in the meantime, tugtugan na muna tayo. Magaganda yung music namin. So, mag-tune in na kayo, okay? Ako pa rin po, nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi si Kara. Dito lang yan sa Same Same Pero Iba! We are number 1, 6.7 NRG FM. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo.